So dapat mas mataas na level. At ano yun? From believing faith, we have to level up. So dapat mas mataas na level. At ano yun? From believing faith, we have to level up to trusting faith, nagtitiwala. And here, blind Bartimaeus trusted in Jesus, kaya nga hindi siya tumigil sa pagsigaw. Naniniwala siya kay Jesus at nagtitiwala siya kay Jesus. He was trusting Jesus that Jesus could heal him from his blindness. Then, we go up more. Level up pa tayo from trusting faith. Dapat meron tayong expectant faith. Inaasahan natin na gagawin ng Diyos ang hinihingi natin sa buhay. And that's why nung hindi siya tumigil, anong sabi ng mga disciples, ng mga crowds, anong sabi? Oh, magalak ka! Cheer up! Jesus is calling you. Ang ganda naman po nito. Jesus is calling you. And right now, most probably, this is also the message for us who are listening right now. Jesus is calling us. Tinatawag tayo ng ating Panginoon. God is calling us right now to be part of His kingdom. So when the blind Bartimaeus heard that Jesus was calling him, ano ang nangyari? Immediately he sprang up, tumalon, and he threw his cloak. Hinagis niya ang kanyang balabal, ang kanyang cloak. And you know, he sprang up. Hindi man lang niya naisip na baka mamaya matisod siya, no, may mabangga siya. Kasi ang focus niya was what? To heed or to listen to the call of Jesus na sinabi ni Jesus, sinabi ng crowds, Jesus is calling you. Tuwan-tuwa siya. Cheer up because Jesus is calling you. Bakit kaya pag may mga nag-i-invite sa atin na umattend ng prayer meeting, bakit parang hindi tayo nag-cheer up? Bakit kaya ibang tao nalulungkot? Ay, prayer meeting, no? Ay, fellowship, ay, gawain ng Diyos. No, we should cheer up if people invite us to attend religious gatherings. Dapat magalak tayo. Bakit? It is not him or that person that is calling you, but it is Jesus calling you, calling us through that person. Kaya cheer up. Yun nga lang, kumisan talaga ang hirap mag-invite ng mga tao sa gawain ng ating Panginoon Diyos. No? Invite mo sa mga livelihood program, ang bilis. Pagkakakitaan, ang bilis. Party na kung saan libre ang pagkain, ang bilis. Pero invite mo sa prayer meeting, kumisan ang daming dahilan. Pero hindi po, pag tayo po ini-invite ng ating Panginoon Diyos through other people to attend religious activities, dapat po ang ating reaction ay maging ano yun, masaya, cheering up. And so here's the blind man, he threw his cloak and then he approached Jesus. You know that cloak, it represents his old life. At malamang tinapon niya ang kanyang cloak kasi baka mamaya sagabal yung cloak at baka matisod pa siya lalo, di ba? Eh, mahaba yun eh. Baka mamaya maapakan niya yung dulo ng cloak, matisod siya. So he threw it. He put it aside. And this is what we are supposed to do when Jesus calls us. Lahat ng mga sagabal sa buhay natin, itabi na natin yan at sumunod tayo sa ating Panginoon Diyos. Anong unang-unang sagabal sa buhay natin? Sin. Put it away. Ano pa, yung mga sabihin natin, bisyo. Marami yan, yung mga values, morals, no, itabi ho natin yan. And also, his cloak represents his old life. Siguro nakikilala siya dahil sa cloak niya, no, ayan naman yung bulag na tao, no, papalapit na naman dito. Kasi yun ang suot niya eh. Kaya tinapon niya, ang mangyayari is magkakaroon ng transformation, iiba na ang kanyang itsura. And so, the cloak is also important in his life. Ha? Bakit po? Kasi it will be his shelter pag malamig. Pero tinapon pa rin niya. Why? Because he trusted in Jesus. And so, Jesus asked the blind man, what do you want me to do for you? Maybe Jesus is asking us right now, anak, anong gusto mo? Meron ka bang hinihingi sa kanya? Sabihin mo lang sa kanya. And you know, listen to the answer of the blind man. Sabi po ng blind man, I want to see. Master, I want to see. You know, God grants us also what we want, not only what we need. Ang sabi niya, I want to see. Of course, he needed to see, di ba? Pero sabi niya, I want to see. And here, we can see that God also grants us what we need. But still, you know, Jesus would ask us, anong gusto mo? Although nakikita ng Diyos kung ano yung problema natin sa buhay natin, but still, Jesus gives us the freedom to say what we want. The freedom to express what we want to ask
forth from him. And here the blind man said, I want to see. Now listen to the answer of Jesus. Ang sabi po ng ating Panginoon Jesus, sabi niya, go on your way. Your faith has healed you. And that's why Bartimaeus, translated in Greek, means honorable son. Why? Because he exercised his faith which healed him. Immediately nakakita si Bartimaeus. Ganda ng kwento yun. Noong nakakita siya, na-heal ang kanyang pagiging blind. And what did Jesus say? Sabi po ng ating Panginoon, go on your way. No, hinayaan ni Jesus na pumunta ka na kung saan mong gusto. Freedom to go where you want. But what did the honorable son, Bartimaeus, do? Immediately, he followed Jesus. You know, in my experience in the charismatic community, I also give prayers for healing, sessions for healing, pray over. Marami akong nakikitang gumagaling at kuminsan po, yung mga gumagaling, although hindi naman po lahat, pero kuminsan po yung mga gumagaling, makikita mo nandyan, mga ilan linggo yan, every first Sunday actually, every month nandyan yan, 2, 3, 4 months, tapos pag na-heal, hindi na bumabalik. No? Why? Go on your way. No? Go on your way. Talagang pinili na na wag nang bumalik. Pero freedom naman po natin yun, di ba? But maybe the good example is what? Here, si Bartimaeus, nung siya ay gumaling, he followed Jesus. And marami rin ako nakikita na kapag sila ay na-healed sa mga healing sessions, ano nangyayari? Nagiging active sa charismatic, nagiging active sa simbahan, nagsuserve sa simbahan. Why? Kasi na-healed siya. Parang ako, na-healed ako noong 1993. From my old life to my new life, and I began to follow Jesus through the charismatic movement and started serving Him until now. Walang mintis po yun, dire-diretso po yun. And sometimes we have to choose, no? To choose on either going on our own way or to choose the way, the truth, and the life, choosing Jesus in our lives. Hindi madali sumunod sa ating Panginoon Jesus. There will be obstacles, there will be problems, there will be trials, sometimes even tremendous trials, but we have to exercise our faith like Bartimaeus. He followed Jesus. Why? Because he knew that Jesus healed him, and maybe as a sign of returning the favor, although hindi nakalagay doon sa Bible, but most probably he became one of the followers of Jesus. Why? Because the Bible says he began to follow Jesus. And this is the completeness of healing. Hindi yung gumaling ka lang physically. Yes, that's healing. But para maging complete, dapat gumaling and we begin to follow Jesus and have a transformation of life. Yan yung buong healing. Hindi lang yung gumaling ka sa pagiging bulag, pero gumaling ka at sumunod sa ating Panginoon. That's the complete healing. Yung buong-buo pag tayo sumusunod sa ating Panginoon Diyos. And so in our lives po, Jesus is asking us, what do you want me to do for you? Mamayang gabi po sa ating prayers before we go to sleep, let's tell Jesus what we need and also what we want in our lives. Amen po. God bless po sa ating lahat.